Kaibigan, sa oras na ito, purihin ng Diyos sa kanyang kadakilaan sapagkat siya ay manlalalang. Sa ang kanyang walang hanggang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin, pinagpapala pa rin tayo. Kahit napakaraming mga pagsubok na ating dinaraanan, inililigtas pa rin tayo sa mga kahirapan sa buhay. Luwalhatiin natin ang Diyos, kaibigan, sapagkat ikaw ngayon ay patuloy na naririto upang subaybayan ang ating programang Oras ng Pag-aaral upang lalo mo pang mapatibay at mapapatatag ang iyong pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na pangangasiwa para sa Panginoon hanggang siya siya'y dumating. Sa temang ito, pinakikilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya at maging malinaw na makikita natin doon kung paano na tayo mapapaunlad at mapas mapailalim pa ang ating pagtitiwala at pananatiling tapat sa Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang ikalawang pagdating. Ito po ang iyong likod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Alam kong marami sa inyo ang nag-aaral sa kanilang mga tahanan gabi-gabi sa ating quarterly lessons at purihin ng Diyos sapagkat narito naman kayo upang susubaybay sa ating programa. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin, yung mga nag-comment sa ating comment section sa buong mundo at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Purihin ng Diyos sapagkat narito naman kayo upang manood, makipagtalakay at susubaybay at magbigay ng reflections dito sa ating comment section. Kaibigan, nais ko pa rin magkaroon ka ng kopya nito para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. At kung nais mo nito, makipag-ugnayan ka lamang dito sa amin sa studio, dito sa North Philippine Union Conference at dyan sa mga malapit na churches dyan sa inyong lugar, Seventh-day Adventist Church. Kaya bukod dito, mayroon na tayong downloadable outline na pwede mong igamitin at kopyahin para magagamit mo ito sa iyong pagtuturo ng leksyon o kung anumang discussion sa iyong care group. Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ay kapasama ko pa rin dito, kaibigan, sa studio, ang ating mga butihing pastor, si Pastor Laudy Mergatos, ang Stewardship Director ng Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Laudy? Sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Pastor Ray ay lalong bumubuti ang ating paglilingkod at sa ating pong mga sumusubaybay sa oras po ng pag-aaral. Nais po namin kayong pasalamatan sapagkat ang ating pong pag-aaral na ito ay tunay na nagpapalapit sa ating mahal na Diyos. Binabati nga po namin pala ang ating pong mga, hindi lamang mga sumusubaybay, kundi ang mga kapatid natin sa iba't ibang mga lugar. Mm-hmm. At kanina lang ay namit ko ang ating kapatid na si Sister Lolit, ang kanyang mahal asawa. Binabati ko po kayo na sana'y sa pagsubaybay po ninyo sa ating palatuntunan ng oras ng pag-aaral ay lalong humusay at bumuti ang inyong mga paglilingkod sa iglesyang inyong kinaaniban. Maraming salamat. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Jerry Stabilio. Siya naman ang ating Stewardship Director ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti, Pastor Ray, Pastor Laudy. Salamat sa Panginoon at magkakasama na naman tayo. Painit ng painit ang ating mga lesson, mga papraktikal ng papraktikal. Mm-hmm. Tama. At kapasalamat tayo sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay sa iba't ibang bansa ng ating globe, no? Meron ako nakita doon sa galing po ng Italy, meron po mga kapatid Rome. Na nanonood sa Rome, no? Salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyo pong lahat na tumutulong sa amin dito. Marami pong salamat. Purihin ang Panginoon. Okay, sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyayahan, kapatid, sa maikling panalangin. O Diyos, sa manaming banal, tinataas namin ang iyong pangalan. Napakabuti niyo sa amin. Yes, ipinagkaloob niyo sana, Panginoon Diyos, sa amin ang karunungan ng langit upang maintindihan at maunawaan ang aming talakayan, ang aming leksyon, yes, sa oras na ito.
Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang pamagat ng ating pangsiyam na paksa ay mag-ingat sa pag-iimbot. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Lucas 12, versikulo 15. Ito ang sinasabi, mag-ingat kayo at magbantay laban sa anumang uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Pastor Laudy, maaari mo bang ibahagi muli sa amin ang kabuuan ng ating leksyon? Okay, salamat Pastor Ray. Muli po ay ating tutunghayan ang paksang mag-ingat sa pag-iimbot. Mm-hmm. Ito po ay napakahalagang paksa na dapat matutunan ang bawat isa sa atin. At hindi lamang po dapat matutunan, kundi ito'y patuloy po natin maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito pong leksyong ito ay may sinasaadang banal na kasulatan sa Santiago 1.15 at sa Huda 1.18. Mm-hmm. Ang wika, ang pita ng laman ay isang anyo ng pag-iimbot na kung saan ito ay nagdadala ng kasalanan at kamatayan. Kasama na rin dito sa isang o na isang prinsipyo na ito ay labag sa kautusan ng Diyos, dahil sa ito ay makasariling pag-ibig. At sa kabilang banda, ang tunay na nakasentro sa Diyos na may kontento o nakontento sa buhay, may bubungang mabuti. Ang pag-iimbot po, mga kapatid, ay walang kinikilalang limitasyon at wala ring pagkilala sa kabanalan. Mm-hmm. Maging sa langit, ang kanilang o ang nilalang ng Diyos na si Lucifer ay mas piniling itaas ang sarili. Mm-hmm. At ang ganitong pag-ugali ay patuloy na dalahin ng mga tao sa sanlibutan na nagiging sanhi ng pagkasira ng imahin ng Diyos sa sangkatauhan. Mm-hmm. Doon po sa panahon ng Lumang Tipan, ang taong nagnangalang si Achan ay inimbot ang bahagi na nabibilang sa kabangyaman ng Panginoon. Mm-hmm. Si Judas sa Bagong Tipan naman ay kumuha ng bagay na hindi nabibilang sa kanya. Sa makatwid, ang mga bagay na ito na inangkin nila ay hindi po pag-aari nila. Mm-hmm. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, si Ananias at Sapphira ay nalamang nagsisinungaling dahil sa kinuha nila ang bahagi para sa Panginoon na sana'y panata nila sa Diyos. Malinaw din na ang bayan ng Diyos sa kabuuan ay nagpakita rin ng di katapatan sa magitan ng pagnanakaw ng ikapu. Ang posibleng paraan upang mapaglabanan ang pagiging makasarili ay ang lumakad sa espiritu at huwag lumakad sa pagkalaman. Mm-hmm. Gayon, kung ating itatanggi ang ating sarili at pasanin ang ating krus o pasanin ang krus ni Kristo at paglayo rin sa mga gawang may pagkasira ng sanlibutan, ay makatitiyak tayo na tayo ay may iwas sa anumang mga pag-iimbot. Mm-hmm. Kaya't kung ating gagayahin ang wangis ng Panginoon na tagapagbigay ng lahat ng mga bagay, ay magagawa nating lumakad sa pag-ibig kagaya rin ng nilakad ni Jesus. Ang pagmamahal na o ang pagmamahal sa makasalanan ang siyang nag-udyok kay Jesus na ibigay ang kanyang sarili bilang sakripisyo. Mm-hmm. Kaya't ang buhay na pinangungunahan ng banal na espiritu ay mas higit na kumbinsido na mas mainam na nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Mm-hmm. Sapagkat minamahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Dito po, mga kapatid, sa Bagong Tipan, ng salitang desire o pagnanasa ayon po sa ating leksyon ay merong kahulugan ng ibig sabihin ay kalibugan o kaya'y pita ng laman. Bago ang ating pagbabagong buhay, tayo ay malinaw na lumalakad na nasa laman ng ating puso
At sa kabilang pagkahulugan ni Pablo, ito ay nangangahulugan ding pagnanasa sa mabuting aspeto kagaya ng kaligayahang makita ang kanyang mga kapatiran at pagnanasang makasama si Kristo. Sa ngayon sa parehong definisyon ng desire ay maaring maging mabuti o masama. Sa ganitong pananaw, nagpayo si Apostol Pablo, wasakin ang bahagi na nagkakasala ang tao na pinagmumulan ng nasa ng masama na hindi maaring ikamatay at hindi nakakatulong sa Kristiyano. So ganito ang wika ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, ang talatay 5. Kaya patayin ninyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mapapansin na ikinabit ni Jesus ang konsepto ng pag-iimbot sa pagpapasagana ng mga material na bagay. Ang pag-iimbot ay kahalintulad po sa pagnanasa sa hindi makatarungang pamamaraan. Sapagkat ang mga konseptong ito, kagaya ng pita ng laman o kasamaan, ay nagpapabago sa pananaw ng isang tao, nagdadala sa kanya sa pagkakasala, at ang ganitong pamumuhay ay walang kontrol sa kanyang sarili at maaaring magdala sa idolatria sa paraan ng pagtataas ng mga kayamanan higit sa lumalang ng langit at ng lupa. Kagaya po ng ating natunghayan sa aklat po ng Isaias, na si Lucifer na nagnanais na itaas ang kanyang sarili higit sa Diyos ay at kinuha ang karapatang pagsamba na nabibilang lamang sa Diyos, ito ay isang uri ng pagnanakaw na ang Diyos lamang ang may karapatang tumanggap. Mm-hmm. Kaya ang ating mahal na Panginoon ay patuloy na nananawagan na maging tapat sa Kanya upang ipagkalob niya ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Kaya't hindi mabuti ang kunin natin ang mga bagay na nararapat lamang para sa Diyos. Kagaya ng ating mga ikapo, ang mga handog, ito ay merong spiritual na kahalagaan at pagpapala, lalo na sa mga tapat na sumasamba sa Kanya. Mm-hmm. Dahil, kapatid, ang totoo, sa tuwing kinikilala natin ang Panginoon, na siyang may-ari ng lahat ng mga bagay, mas lalo tayong mapapalapit sa Kanya. Mas higit nating siyang nire-respeto. At sa ganito ring punto ay winika ni Ellen G. White, ang may kinalaman sa pagtanggi sa sarili at pagtatala sa Diyos. Mm-hmm. Sa aklat po ng Testimonies for the Church, Volume 2, page 519, ganito po ang wika. Those self-sacrificing, consecrated ones who render back to God the things that are His, as He requires of them, will be rewarded according to their works. Even though the means thus consecrated be misapplied, so that it does not accomplish the object which the donor had in view, the glory of God and the salvation of souls, those who made the sacrifice in sincerity of soul, with an eye single to the glory of God, will not lose their reward. Kaya't kung mayroong spiritual reform o pagbabago sa ating spiritualidad, ang isang tao ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang relasyon sa Diyos at yung banal espiritu ay masayang gagawa sa kanyang buhay. Subalit ang isang korap na puso, sinisira nito ang kredibilidad ng bayan ng Diyos. Mm-hmm. Kagaya po halimbawa ng naitala sa Biblia si Ananias at Sapphira, na ang kanilang pandaraya ay naging isang maaaring dahilan kung bakit masisira ang mga apostol at ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapaumpisa ng misyon nito. Mga kapatid, dapat din natin tandaan na ang ganitong gawain ay may kaakibat na pagsusulit sa Diyos sa panahon ng paghukom, mabuti man o
ito ay masama. Ang ganitong pangyayari sangayon kay Ellen G. White ay maaring maging karanasan ng mga susunod na henerasyon. Katulad ng Wika's Acts of the Apostles, page 74. Not to the early church only, but to all future generations. This example of God's hatred of covetousness, pride, and hypocrisy was given as a danger signal. Mm-hmm. It was covetousness that Ananias and Sapphira had first cherished. Voluntary offerings and the tithe constitute the revenue of the Lord's work. Dito rin po mga kapatid, babasahin natin sa writings ni Ellen G. White bilang isang paalaala sa ating lahat na ang susi upang makatakas sa lahat ng korupsyon at karumihan ng puso ay ang pagsuko ng sarili sa Diyos at pagnanasa na mabago niya ang ating buhay. Mm-hmm. Sa Adventist Home, page 370, ganito pong sinasabi, "Constant self-denying benevolence is God's remedy for the conquering sins of selfishness and covetousness. Mm-hmm. He has ordained that giving should become a habit, that it may counteract the dangerous and deceitful sin of covetousness. Continual strive or continual giving starves covetousness to death." Ito po mga kaibigan ang buod ng ating leksyon ngayon. At naway inyo pong natunghayan ang pinaka-leksyon na ating pong tinalakay. Napakaganda, kaibigan, na ang kabuuan ng ating leksyon ay binigay ni Pastor Laudy sa atin, na isang magandang halimbawa sa atin ay iwasan ang pag-iimbot. Mm-hmm. Ang mga pagnanasa na gustong angkinin ang mga bagay na iyan na hindi naman karapat-dapat para sa iyo ay gusto mong mangyari pa at gawin para sa iyo. At gumawa ka pa ng paraan para mapapa sa iyo. Kaya ang pinakadulot dito, kaibigan, ay maging tapat tayo, maglingkod tayo na may katapatan, at isang salita dito ay maging kontento sa lahat ng mga bagay. Isa sa mga layunin ng ating leksyon ay ang pag-iimbot ay isang kasalanan na sinabi ni Pastor, na isang halimbawa ng si Aka, si kung anumang mga si Sapphira at saka yung mga naunang mga nanampalataya. Nagbigay sa atin ang halimbawa na umiwas dito sa salitang ito, pag-iwas ng pag-iimbot, Pastor Jerry. Kaya ako'y alam ko'y nakahanda ka na dyan para ibigay sa atin ang mga tatlong C dyan o B kung anuman, Pastor Jerry. Take it away. Salamat, Pastor Ray. At salamat din, Pastor Laudy, sa napaka-iwanag na buod ng ating leksyon. Okay? Ang ating pong leksyon ay napaka-ganda po ng pagkaka-title, no? Mag-ingat daw po tayo sa pag-iimbot. Bakit ba natin dapat pag-ingatan ang kasalanang ito ng pag-iimbot, mga kapatid? Dahil po, kung inyo pong mapapansin sa Biblia, na ang pag-iimbot po ay madalas nakasama ng mga sinasabi pong kasuklam-suklam ng mga kasalanan na maglalayo po sa bawat isa sa atin mula sa kaharian ng Diyos. Sa unang Korinto, kapitulo 6, ang talata po ay 9, at Jesus, Pastor Ray, pakibasa nga. Hindi niyo ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga binabae, mga nakikaapid sa kapwa lalaki, Jess, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga ganso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun, binabanggit po dito na ang mga kasalanan o mga ginagawa na hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Mm-hmm. Yan po ay ang sinasabing catalog of sin ni Apostol Pablo. Oh. Mababasa rin natin yan sa Roma. Meron din po siyang sinasabi doon na mga catalog of sin. At palagi pong nakasama doon yung likas ng pag-iimbot, yung nabasa po natin dito, yung masasakim. Oh, yan sakim. Po ay katulad ng salitang pag-iimbot sa Grego, ay maliwanag po yan. Kaya sa ating pong leksyon ngayong linggong ito ay titingnan po natin, mga minamahal, ang
ilan sa mga halimbawa ng pag-iimbot at kung gaanong kasama ang mga naidudulot nito sa kanilang buhay, sa mga buhay ng community. At ating tatalakayin kung ano ang magagawa natin para ito po ay ating paglabanan at ating pong tutuklasin ang mga lunas sa mga pag-iimbot. So, pag-iimbot. Sa ating pong 3 points, Pastor Ray, ang una ay covetousness and biblical explanation. Mm-hmm. Number 2 na ating point ay covetousness and biblical examples. Okay. Number 3, third point is covetousness and biblical remedies. Ang una po ay covetousness and biblical example o explanation. Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-iimbot? Ang pag-iimbot po, mga minamahal, ay isang masidhing kagustuhan o pagnanasa sa kayamanan o mga pag-aari na totoong hindi naman sa atin. Oh. Hindi sa atin, ano? Ang pag-iimbot ay maliwanag na inilalagay ng Diyos o inilagay ng Diyos sa 10 utos nang maingatan po natin ang bahagi ng pag-ibig sa kapwa. Mm-hmm. Diba? Mayroon dalawang prinsipyo ang 10 kautusan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Upang bahagi po ng pag-ibig sa kapwa ay huwag kang mag-iimbot. Mm-hmm. Nakalagay po 'yon sa 10 utos. Oo. Sa ating talatang sauluhin naman, mga kapatid, ay ibinigay ng Panginoon ang isang babala na maliwanag niya sinabi na mag-ingat kayo at magbantay laban sa anumang uri ng kasakiman o pag-iimbot sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Yan po yung nakalagay sa ating key text na Luke chapter 12 verse 15. Kaya't ang pagnanasa na isang anyo rin po ng kasakiman, no? Palaging ba ulit-ulit natin mababasa sa Biblian, yan po ay nagbubunga ng kasalanan. Ang sinasabi po ni Apostol Santiago ay nagbubunga rin naman ng kamatayan. Pakibasa nga natin yan sa Santiago 1:15. Pastor Ray, Santiago 1, ang talata po ay 15. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. Mm-hmm. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Sakita nyo? So, yung pagnanasa ay nagbubunga ng kasalanan at nagbubunga ng kamatayan. May masidhi kasi yung masyadong talagang dapat ito'y ating bantayan. Kaya kung siguro, kung meron tayong dapat na i-abort, ay ang kauna-unahan kagad sa isip pa lang, ay ilaglag na natin. Yun ang kasalanan, yun ang paglalaglag na hindi kasalanan. Hmm. Yung i-abort, yung pagnanasa sa isip pa lang. Tapusin na. O yung pagiging mapag-imbot. Sa Judas 1:18, okay? Sa Judas 1:18, sapagkat sinabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling kapanahunan na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Hmm. So ito po'y maliwanag na ang pagiging mapag-imbot ay isang paglabag laban sa batas na sinasabi ng Panginoon na pag-ibig yung kawalan ng pagpipigil sa sarili. Mm-hmm. Ano? Sa kabilang banda, sinabi ni Pastor Laudy kanina na ang paggamit po ng tinatawag nating pag-iimbot o yung pag-iimbot, yung pagnanasa ay pwede rin maging mabuti. Yung pagnanasa na gustong makita ang Diyos o pagnanasa na gustong makita at makatagpo ang mga kapatid. Mm-hmm. So, ang maka-Diyos na buhay na may kasiyahan ay may malaking pakinabang. Yan po ang sinasabi po ng unang Timoteo 6:1-6. Mm-hmm. Kung ating susuriin ang mga tala sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, ang pag-iimbot at pagnanasa ay interchangeably o salitan na ikinakabit sa gawa ng laman o lumang pagkatao o hindi nakakakilala kay Kristo. Sa ating pong tingnan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa salitang pagnanasa at pag-iimbot. Ang una dito na explanation ng Bible tungkol sa pag-iimbot, number 1, ay tungkol sa pagnanasa. Sa English po ay desire. Ang Hebrew word po nito ay hamad. Mm-hmm. Na ang Greek word naman po ng pagnanasa ay epithymia. So ang pagnanasa ay isang behavior, Pastor Ray, Pastor Laudy, mm-hmm, na ito po ay nagsisimula sa labis na paghahangad sa puso. Mm-hmm. At sa isip, bunsod po ng pagkakait o yung pagkaakit sa kagandahan o tinatawag nating makukuhang pakinabang. Mm-hmm. So kaya tayo ay nagkakaroon ng pagnanasa.
naghahangad tayo sa puso at isip natin na bunsod ng ating nagandahan tayo o kaya ay gusto nating higit na mapakinabangan. Ang ginamit na salita naman po dito sa salitang ito ng pagnanasa ay sa lumang tipan ay hamad. Mabasahin natin, Pastor Ray, sa kasalanan ni Ikan ay nandoon sa 7:21 ng Josue. Patutuon ni Ikan nung siya'y mahuli at matuklasang siya ay naghangad. Okay, itong sinasabi. Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ngang ninasa at kinuha. Hamad. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Iyon ang likas ng pag-iimbot. Sa talatang iyon ay maliwanag sa karanasan ng praktikal na paliwanag ng pag-iimbot ay nangyayari sa pagkaakit. Akit na magandang pakinabang ang kanyang makukuha at pagkatapos nito ay siya'y nagnasa at kaya nga siya'y nagnakaw. Ang ibig sabihin po ng hamad sa Hebreo ay pagnanais. Tagalog, pag-iimbot, pagnanasa, kagandahan o kagiliw-giliw na bagay, kaluguran, kaaya-aya at mahalagang bagay na pakinabang. So yun ay ating mababasa kanina. Kaya nga't ang salitang ito na ginagamit po dito ay inilagay po ng Diyos na sadya sa 10 utos upang ipagbawal ang kasakiman. Exodus 20 verse 17, nasa 10 utos po yun. Sa bagong tipan naman po, ito po ay ginamit na salita na epitimia. Epitimia, ang ibig sabihin po ay pagnanasa pa rin. Sa salitang Grego ay epitimia, na maaaring magkaroon ng kahulugan na mabuti at masama. Okay? Tinukoy ni Apostol Pablo at ni Apostol Santiago at ni Apostol San Juan, ni John de Bilabed, ang masamang pagnanasa bilang pagnanasa ng laman. Mababasa po natin yan, Pastor Laudy, Pastor Ray, sa Santiago 1:14. No? At sa 1 Juan 2:16 at 17. Pwede ba nating bigyan ng halimbawa na ginamit sa Biblia yung salitang pagnanasa ay yun din ang tinatawag nating epitimia na likas din ng hamad sa Old Testament. Una, Santiago Kapitulo 1, talatang 14. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. No, so yan, yun naman sa Kapitulo 1 o Kapitulo 2:16-17 ng 1 Juan. 1 Juan 2:16-17. Pastor Ray, nakita mo na ba? Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. So masamang pagnanasa, Pastor Ray, no? Masamang pagnanasa, yung pagnanasa ng laman. Sinabi ni Apostol Pablo doon kanina sa talata na binanggit ni Pastor Laudy doon sa Efeso 2:3 na bago ang ating pagbabalik loob o pagsisisi sa Diyos, lumalakad na po tayo sa pagnanasa o epithymia ng laman. Kaya yan po ay ating mababasa doon. At ang hindi pagkilala sa Diyos, ang sangkatauhan ay sumusunod sa mga pita ng laman. Yung tinatawag nating kalibugan, yung sinabi ni Pastor Laudy kanina, na ang ibig sabihin sa Grego noon ay epithymia. Ng kanilang sariling mga puso, yung pagnanasa, yung pita ng puso. Okay, mababasa po natin yan sa Romans chapter 1 verses 21 to 24. Pastor Ray, pakibasa nga uli. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. 22. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal. 23. At ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ang mga ibon ng mga hayop na may apat na paa
at ng mga gumagapang 24. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Yeah, so sa maliwanag dito, Pastor Ray, na ang hindi pagkilala sa Diyos, ang sanglibutan o sangkatauhan ay sumusunod sa epitimya, no, ng kanilang sariling mga puso, pagnanasa ng sarili nilang mga puso, na ito po yung tinatawag nating negative na epitimya sa banal na kasulatan, yung pagnanasa o pagnanasa ng laman. Sa kabilang paggamit naman ng epitimya, ito naman ay positive naman din. Ito naman ay banal na pagnanasa o banal na paghahangad. Sa Romans chapter 15 verse 23, Pastor Ray, Romans chapter 15 verse 23 at Filipos 1:23, Pastor Laudy, paki-ready na lang 'yon, ano? Romans chapter 15:23 at Filipos 1:23 ng Romans, itong sinasabi, subalit ngayon, yamang ako ay wala ng lugar para sa gawain sa mga lupaing ito, ayat yamang matagal ko nang nais na pumunta sa inyo. Oh, hinahanga, I desire to come to you. So the word there is epithemia, pero positive naman siya, nagangad siya na maka-fellowship uli yung mga kapatid. Oo, maganda. Ganda, no? Okay, Philippians 1:23, I mean. Ganito ang wika, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. So maliwanag dito sa dalawang talata na ito'y positive na paghahangad o pagnanais o desire na ni Apostol Pablo na makita ang kanyang mga kapatid at ninanais niya na epitimya, hinahangad niya na makasama si Kristo. Kaya nga sinabi kanina ni Pastor Laudy na pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verse 5 na tayo po ay patayin ang mga miyembro ng kasamaan o kasalanan, kabilang dito ang masasamang pagnanasa o yung tinatawag nating kekos epitimia sa Greek. Pakibasa nga natin yan, Pastor Laudy, para maging maganda ang example natin. Sa Colossians kapitulo 3 talata 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Okay, ang Greek doon ay kekos epithemia, masamang pagnanasa. Patayin daw sa pamamagitan ng pananahan ng Panginoon sa ating buhay. Na ito pong kekos epithemia na sinasabi sa Greek ay nakakapinsala po ito ng hindi maging malusog, gayon din ang tinatawag natin sa Greek na pleonexia, na ito rin po yung sinasabi sa Epeso 3:3 na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Binabanggit din dito na yung pag-iimbot naman ay katulad din halos ng tinatawag natin pagnanasa. Ang Greek word naman po na ginamit sa Bible ng pag-iimbot ay pleonexia. Pleonexia. Ang pag-iimbot ay particular po na minarkahan ng labis na pagnanais para sa kamaya-kayamanan o ari-arian o para sa pag-aari ng iba. Kaya si Ikan, yun ang kanyang naranasan, si Judas, ganun din. Ito po sa Epeso 5:5, Pastor Ray, yung pleonexia na Greek word ay yung pag-iimbot. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Okay, yung salita po doon ay ginamit po na Tagalog ay sakim. Yun po ay katulad na salita ng pleonexia, na yun din po yung isinasali na pag-iimbot. Pleonexia. Sa diwa po ng labis na paghahangad, sa pakinabang na itinuturing po itong tinatawag na ito na pagsamba sa Diyos-Diyosan. 5:5, no? Yun ang Epeso 5:5. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagbigay siya ng maliwanag na babala na mag-ingat kayo sa mga pag-iimbot, mga kapatid. So ang pag-iimbot po ay maaari ding ilapat sa labis na paghahangad o labag sa kautusan na nagnanasa para sa isang bagay. So ang pagnanasa o yung pleonexia
o ang masamang pagnanasa na kekos epithymia sa Greek kanina ay sumisira sa pangunawa ng makasalanan dahil ito ay pagnanasang walang pagpipigil sa sarili. Nalabag yon sa fruit of the Holy Spirit, Galatians 5.22, na ito po ay humahantong sa pagsamba sa Diyos-Diyosan o idolatria sa pamamagitan po ng pagtataas o higit na pagpapahalaga sa material ng mga bagay sa halip na pahalagahan ang Diyos na nagbibigay ng lahat. Kaya nga, Pastor Laudy, sa ating stewardship ministries, sa ating mga pagtuturo, pagle-lecture ng Christian stewardship, ay ating itinuturo sa Adventist stewardship na higit na ating pinalalaki ang Diyos kaysa mga material na bagay para magamot ang mga pag-iimbot at pagnanasang masama. Ang hangarin na ilagay ang Diyos sa una sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Si Mrs. White ay nangusap sa kanyang sulat sa Counsel and Stewardship, Pastor Laudy, na the giver is greater than the gift. Higit na dapat na mas malaki ang nagbigay kaysa ibinibigay. Kaya nga, dapat po nating hinahangad sa ating buhay yung desire na katulad ni Apostol Pablo ay yung pong nagbibigay ng mga kaloob, hindi yung mga kaloob na pagpapala ang ating hinahangad para hindi tayo nagkakaroon ng pag-iimbot, mga kapatid. So number two, Pastor Ray, na ating point ay examples o covetousness and biblical examples. Nabanggit na ni Pastor Laudy kanina, ang unang halimbawa natin dyan ay walang iba, yung pinagmulan talaga ng kasalanan ng pag-iimbot. Sino yan? Si Lucifer. Nakalagay po yan, mga kapatid, sa Isaiah 14:12-14. Isaiah 14:12-14. Ano ang nangyari kay Lucifer na isang anghel na ninalang ng ating Panginoon? Pakibasa nga, Pastor Ray, para maliwanagan tayo. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala ng umaga? Tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. 14. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Napakasamang paghangat. Napakasamang paghangat. Kaya ito po yung likas ng, ito talaga yung pinagmulan ng kasalanan ni Lucifer. Isang nilalang na anghel sa langit na nahulog sa kasalanan dahil po sa pag-iimbot, mga kapatid. Sa lahat ng kanyang hahangarin ay yung pangpagsamba na nauko lamang sa Diyos dahil siya lamang ang malalala. So si Lucifer po ay hinangad ang posisyon ng trono ng Diyos. Inimbot po niya ang karapatang sambahin na yun ay para lamang sa Diyos na manlalalang. Kaya nung tinukso niya si Jesus Christ sa Matthew 4:9, ay sabi niya, ibibigay ko sa iyong lahat. Sambahin mo lang ako. Lumuhod ka lang sa akin. At sumama. Ay talagang nag-aakto ito na siyang mas mataas kaysa lumikha na sa kanya, mga kapatid. So ang lahat po namang ito ay napakaliwanag sa atin na si Lucifer ang unang halimbawa ng kasalanan ng pag-iimbot. Kung tutuusin ang pag-iimbot po na mula sa puso ni Lucifer, ang naging dahilan ng kanyang pagkakasala. At ito rin ang kasalanan na kanyang patuloy na inihahasik sa ating sanlibutan niya. Yun ang malungkot, Pastor Ray. Marami ang nahulog. Kaya yung mga biblical examples natin ay nakasulat dyan. Una, siyempre, yung una nating magulang, di ba? Si Eva. Nang tuksuhin po niya si Eva na kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos na hipuin at kainin, Pastor Ray. Babasa natin sa Biblia, ano ang naging reaksyon ni Eva noong akitin siya, noong ipakita sa kanya ni Lucifer yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos. Ano ang naging reaksyon niya? Genesis 3:6. Pakinggan niya natin yung salita ng ating unang ina. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kumain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya
at siya ay kumain. Nakita niyo yung likas ng tinatawag nating epithymia at saka ng haman. Ang una po niyang nangyari sa kanya ay nakita ni Eva. Ibig sabihin po nito, naakit po sa sobrang ganda. At siya po'y nagnasa ng kagandahan at nag-akalang may higit na pakinabang na makukuha doon sa bunga itin ng tutukso niya na ito man naman ay labag sa Panginoon. At kanyang ang piniling talikuran ang banal na utos ng Diyos sapagkat siya may samang paghahangad. Pagnanasa, paghahangad. Yun yung pag-iimbot. Ganito rin, Pastor Ray, mapapansin natin sa ating pag-aaral ng leksyon na ganito rin po ang naging kalagayan ni Achan. Binanggit ni Pastor Laudy kanina. Ang buong salaysay po ay mababasa natin sa Joshua chapter 7. Hindi na po natin yan babasahin. Pero atin pong makikita dito ang mga salaysay na mga key point ng story na nag-alab po ang galit ng Panginoon dahil sa kasalanan ng pag-iimbot mula sa isang lipi ni Huda na yun ang aay sa angkan ni Achan, sa pamilya ni Achan. Mula sa kasalanan ng pag-iimbot, nagdala si Achan ng kaguluhan at kahihiyan sa buong Israel dahil sa kabiguang pagwagian ng maliit na lupain ng ay. Nagsugo si Josue. Kayang-kaya, maliit lang. Natalo pa siya. Nagpanalakad doon ng mga sundalo, pero nakakaya nito sa dami ng kanyang sundalo. Bakit sila umuwing biguan o duguan o marami napatay din sa kanila? Umiyak kaya po dahil dito, umiyak po si Josue sa harap ng Panginoon at naglagay ng abo sa kanyang ulo at nagpatira pa sa harapan ng Diyos. Ibinuhos ang kanyang mabigat na damdamin at saloobin sa Panginoon na nananalangin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, magtindig ka. Sabi nga, basahin niya natin yung Josue 7, 10 and 11, Pastor Ray. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Ano daw? Liwanag nung talata sa karanasan ni Achan, ano? Nagnakaw. Ano daw ang kasalanan? Nagnakaw mula sa mga itinalagang bagay o banal na bagay na itinuturing para sa Panginoon. Sila'y nagsinungaling. Iningatan ang kayamanan sa kanilang sarili bilang iniisip niyang pakinabang sana. Nakita niyo yung likas ng pag-iimbot, Pastor Laudy. So, pero nakita natin na mula sa patnubay at karunungang ibinigay ng Diyos kay Josue, ginawa ni Josue ang paghahanap. At siya nagsimula ng maghanap at nagpapila-pila na siya. At nasumpungan nga na ang mga banal na bagay na itinuturing ng Diyos na itinalaga po para sa Panginoon ay itinatago ni Achan sa kanyang tent. Ano po mismo ang patutunay ni Achan? Basahin niya natin. Meron sinabi si Achan dito sa 7, chapter 7, verse 20 and 21, na mismong karanasan niya ang sinasabi niya na tungkol sa kasalanang malala ng pag-iimbot. Pastor Laudy. Sumagot si Achan kay Josue, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon Diyos ng Israel. At ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ang ninasa. At kinuha. Ang mga yaon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim yon. Okay, maliwanag po. Akin ngang ninas, ayun yung tinatawag nating pag-iimbot. Yun po yung actual na, yung act na, no? Mula sa puso at isip ay kanyang inakto, yung haman. Okay, maliwanag. So maliwanag po dito, Pastor Laudy, na ang pattern ng kasalanan ng pag-iimbot ay merong mga nangyayari sa buhay ng tao. Mula sa kanyang isip at sa kanyang paningin, naakit muna, nagnanasa, nagnanakaw, at katapusan nun, nagsisinungaling. Yan ang mga magkakapatid. Yan ang karanasan ng pag-iimbot. Naakit muna, nagnanasa, nagnanakaw, at nagsisinungaling. Ito rin po ang naging karanasan na likas na kasalanan ni Judas. Ni Judas, no? Judas Iscariote ba yan, no? At nang mag-asawang si Ananias at si
Sapira. Sapira. Si Mr. and Mrs. Ananias at Sapira. Nang magbuhos po si Maria Magdalena ng isang mamahaling pabango sa paanan ni Jesus, si Judas po ay nagriyak. Okay? Nagriyak siya sa labis na pag-iimbot, Pastor Ray. Sa labis na pag-iimbot sa mga bagay na kaloob para kay Jesus. At siya po'y nagnakaw. At nagpaimbabaw, nagsinungaling. Tingnan niya natin, sa pagkukunwaring nagmamalasakit po siya sa maliliit na mahihirap na tao. Basahin niya natin ang John chapter 12 verses 4 to 6. Kasalanan naman ni Judas, isang ni Judas. Judas na disipulo ng ating Panginoon. Chapter 12 verse 4 to 6 ng 1. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya, ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw. At palibhasa'y nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Ayan, yung mga ibinibigay sa Panginoon, dahil nagmi-ministry sila, yung mga nagmamahal kay Jesus, kasama si Maria, eh siyempre, mahalaga yung mga bagay na yun, eh kanyang kinukuha kasi siya ang treasurer. Nag-iingat siya ng yaman ng kanyang group. Siyempre, ang unang naranasan nun ay naaakit sa ganda ng kayamanan. Ano ba? Nagnanasa. Pagkatapos nagnasa ay nagnanakaw. At pagkatapos magnakaw ay? Nagsisinungaling siya na nagmamalasakit sa mga duka. Pero ang totoo lang ay talagang gusto niyang kunin yung mga bagay na para sa Panginoon. Yun ang problema sa pag-iimbot. Walang pinipili. Palabas kahit yung banal ay gustong kunin. Ganito rin si Mr. and Mrs. Ananias at si Sapira. Mababasa po natin ang buong istorya sa mga gawa 5:1 hanggang 10. Nagkasala po sila ng pag-iimbot. Ito po mag-asawa na ito si Ananias at si Sapira. Matapos na pagpasyahan na ipangako sa kanilang sarili sa Panginoon, ay pinangangako nila sa Panginoon ang lahat ng na mapagbebentahan ng kanilang mga properties ay ibibigay nilang lahat sa banal na gawain ng mga apostol. Pero matapos na maibenta ang lahat, anong ginawa nila? Sa kanila naman yun, pero ipinangako nila sa Panginoon, hinangad nila, nagnasa rin sila ng ilang bahagi at itinago, at ang isang bahagi ay ibinigay sa paanan ng mga apostol. Sa pagkukunwaring, akala nila ay masasabi, ay babait talaga nito, binigay lahat ng kanilang pinagbenta. Pero sa totoo lang, nakikita ng Panginoon na ibinukod nila yung ipinangako nilang lahat, ay ninasa pa rin nila yung sa kanila lang. Walang so sila rin ay nagsinungaling dahil sa pag-iimbot, mga kapatid. Ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay inihayag ng Espiritu sa Iglesia yung kanilang kasalanan. Si Ananias at si Sapira ay nasumpungang nagsinungaling dahil ninasa nila ang bahagi ng ipinangako nila sa Panginoon. Paano po inilantad ni Apostol Pedro ang ginawang kasalanan? Basahin nga natin Gawa 5:4. Gawa 5:4, ito yung paglalantad. Ganito ang wika. Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Amen. So, yun yung paghahayag ng maganda dito na sa tulong ng Espiritu Santo, yung kanilang pagsisinungaling na itinatago at paghahangad sa puso ng pag-iimbot nila, yun ang nagpahamak sa nila. Yan din ang nagpahamak sa mga anak ng Diyos, yung bayan ng Diyos, nung sila'y matapos na alisin sa pagkabihag ng Babylonia, ay ninakawan din nila ang Diyos sa Malakias 3:8-10, na sinasabi doon na ninakawan nila ang Panginoon sa mga tithes and offerings. Tayo rin ay nagkakasala ng pag-iimbot at pagnanakaw sa Diyos sa paraan ng ating hindi pagbabalik ng mga tithes and offerings. Mga kapatid, subalit ito po ay ating pong dapat na mapanagumpayan, overcoming covetousness. Okay? Huli. So, covetousness can be overcome. So mga kapatid, ang mga lunas po dito ay tunay na nahayag sa ating lesson. Tanggapin po natin sa ating sarili na ang tulong ay mula lamang sa Diyos. Mahirap ito. Hindi natin kaya itong paglabanan, yung pagnanasa at pag-iimbot. Magmumula ang tulong sa Diyos.
lumakad sa espiritu na hindi po sa laman, tanggihan ang sarili at sumunod kay Kristo. Pang-apat, takasan ang katiwalian na nasa mundo na masasamang pagnanasa. Pang-lima, laging manalangin araw-araw at idalangin, Panginoon, ilayo niyo po kami sa tukso. At pang-anim, gawing regular ang pagbibigay. Sabi nga ng Biblia, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagpalain tayo ng Panginoon. Purihin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor Jerry, ang napakadetalyeng paliwanag sa ating leksyon. Pastor Gatos, sa isang kabuuan ng ating leksyon. Napakahalaga ang mga katagang ito. Very practical sa ating buhay. Isang hamon, kaibigan at kapatid, na isang admonisyon para sa atin na sinasabing kailangang dulo nito ay magiging kontento sa lahat ng mga bagay. Kaya kaibigan, nais ng Diyos sa atin na talagang siya muna bago ang lahat ng mga bagay, na ang mga pangangailangan upang makaiwas tayo sa makalasong sakit ng pag-iimbot, pagnanasa, at magiging pagnanakaw, pagsisinungaling, at yan ay isang malaking kasalanan. Mapapalayo tayo sa Panginoon. Maging masaya sana tayo sa at maging kontento sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Iwasang ikumpara kasi ang ating sarili sa iba, sapagkat ikaw lamang ay may sariling identity sa Diyos, na wala ka ng ibang katulad, kaya dapat mong kontentuhin ang kung anong meron ka. At huwag mong ikumpara ang iyong sarili, dahil kung ikumpara mo ang sarili, magiging magnanasa ka na ng iba. Mabuti kung ito ay sa ikabubuti ng kapwa, sa ikabubuti sa gawain ng Panginoong Diyos. Patuloy tayong magmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at sa kanyang banal na gawain. Kung ano ang ating itinalaga sa Diyos ay ating ganapin at sundin. Kaya kaibigan, masusumpungan nawa ikaw at tayong lahat ng Panginoon na tapat na naglilingkod at mamamahala sa kanyang kayamanan dito sa balat ng lupa. Kaya sa ating panghuli at pagtatapos, at bago natin pakinggan si Pastor Laudy sa kanyang panalangin, makakarinig po tayo ng isang awitin. Kabiguan, nagtatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw may pinapasan, kapanglawan, kalumbayan. Sa ating Diyos sama,
tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan, ating makakamtan. Magtiwala lamang kay Jesus. Ikaw ako, tayong lahat ay sasa kanya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasi pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasi pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya sa ating Diyos Ama. Pastor Lodi, tayo po'y manalangin mga kapatid. Kapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa isang natatanging paksa naming tinalakay. Natunay nga po, O Diyos, na kayo ang Diyos na dapat sambahin, parangalan sa lahat ng aming buhay. Naway huwag po naming kuhanin o pagnasain ang mga bagay na hindi amin at ang mga bagay na nauukol lamang sa inyo. At nawa, O Diyos, turuan po ninyo kami na lalong maging matatag ang aming pananampalataya, na hindi kami titingin na may pagnanasa sa ibang mga bagay, material man yan o mga bagay na may kakayahan man ang aming kapwa. Bagkus, O Diyos, sapagkat kami nilikha na merong unique na kalagayan, naway patuloy po kaming mamuhay na kontento at satisfied sa kung anong mga kaloob na ipinagkaloob sa amin. Amen. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na sa halip na magnasa at aming kuhanin ang ibang bagay sa aming kapwa, bagkus naway turuan kami maging mapagbigay at parangalan namin ng patuloy sa buhay namin ang aming mahal na Diyos. Nawa ang aming pong mga naging tagapakinig ay lubos na nabiyayaan ng leksyon na ito at may apply ito sa pang-araw-araw nilang buhay. Amen. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy ka nawang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral upang patuloy na titibay at lalalim ang inyong kaalaman at ganapin ang salita ng Panginoong Diyos habang naghihintay at naglilingkod sa Kanyang malapit na pagdating. Ito ang aming panalangin. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.